Magandang umaga, Captain Sakdalan, at your service 24/7. Nandito na naman tayo. Pisaan natin yung topic natin. Topic natin ngayon yung anchor winch. Yan, ito ginawa namin. Nag-secured kami ng anchor winch at ang mga anchor. Dahil mag-conduction kami. Malaysia to Jeddah. Mga 45 days to 50 days yung biyahe. Umpisahan natin dito. Ito yung anchor winch natin. Maganda to, nakita ko na maliit. Para hindi na ako mahihirapan lumipat pa sa kabilang side. Ito yung control natin, yung lower and hoist. Aria at saka bira. Yan yung pressure gauge natin. Yan yung hydraulic system. Ito yung gearbox ng anchor winch natin. Ito yung brake handle. Dalawa yan, port and starboard. Ito yung brake pad. Port and starboard din yan, dalawa, brake pad. Tapos yan yung anchor chain. Yan yung chain stopper natin. Port and starboard yung chain stopper. Yan yung roller. Port and starboard din. Kinulayan lang namin yan para paggagabi, visible na. Kasi paggagabi at walang kulay at kulay black yan, baka mamaya biglang sumagad yung angla, hindi makita, masisira yung ating anchor winch. Kaya dito pa lang, pag umabot siya dito, makikita na namin na malapit na yung angla. Tawag dito, gypsy head. Port and starboard din yan. Sa mga estudyante, huwag niyong kalilimutan to. Itatanong to, minsan sa interview kaya sa exam. Lalo ito. Ang tawag dito, wildcat. Hindi ko malimutan itong wildcat na to. Dahil bata pa lang ako, paborito ko ng cartoon movie yung Thundercats. Hindi ako sumablay dito nung exam tsaka nung interview. Wildcat. Dalawa yan, port and starboard din yung wildcat natin. Yan. Wildcat. Mga estudyante, huwag niyong kalilimutan to. Ito yung pinaka-importanting part ng anchor winch. Yung wildcat. Dalawang beses ko na-experience yan. Sa exam tsaka sa interview, lalabas yung wildcat na yan. Ito, gypsy head. Itong side naman na to, itong clutch in at clutch out. Sa iba, disengage at tsaka engage. Para alam nyo, port and starboard yan. Tanggalin nyo yung lock fin. Then, engage. Pag na-engage yun, magagamit nyo na. Open the brake, then hoist or have up. Have up, hoist or lower. Bira, mina. Kumpirma doon sa mga magmamando sa inyo. At si boss nyo nag-operate dito. Engage, disengage. Sa iba naman, clutch in, clutch out. At check nyo yung mga fittings. Kailangan yan, minimaintain ng grease. Every 2 weeks, every 1 month, chinecheck lahat ng fittings. Lalagyan ng grasa. Tinatawag dyan si segundo makinista, second engineer. Paki-maintain yan. Yan yung anchor winch natin. Sa mga estudyante, ginagawa ko to para sa inyo. Ulitin ko uli, ha. Ito yung pinakamahalagang part ng anchor winch. Itong wildcat. Wildcat. Lumabas to sa exam at interview ko. Dalawang beses. Hindi ako sumablay dito sa wildcat. Dahil nung estudyante ako at kadete ako, tinuro na sa akin to ni maestro. At saka ni segundo official na nakasama ko sa duty. Wildcat. Ito, gypsy head. Port and starboard, wildcat, ganoon din, port and starboard. Ito yung lock pin natin, tanggalin natin. Clutch in or engage. Clutch out or disengage. Ito yung brake pad, ito yung brake handle. Ang mga estudyante dyan, huwag nyong kalilimutan to. Lahat ng parts na yan, hindi nyo masasabi kung ano yung itatanong sa inyo.
Minsan sa examination, lalabas yung drawing at ilalagay niyo yung part. Ito, gearbox. Ito yung hydraulic system. Kailangan alam niyo yan. Ang mga estudyante dyan, ginagawa ko to para sa inyo. Dahil ayoko sumablay din kayo dito. Chain lock, yan yung port and starboard. Ganoon din dito, port and starboard nitong Wildcat. Ulitin ko, Wildcat, pinakamahalaga to. Tsaka gypsy head, brake pad, brake handle, tsaka itong clutch in, clutch out, or engage, or disengage. Yan lang yan. Saglit lang. Huwag niyong kalilimutan itong Wildcat. Napaka-importante nito. Baka mamaya, itanong sa inyo, sumablay kayo. Yan yung part ng anchor winch natin. Ulitin nyo lang yung video sa mga estudyante. Nasabi ko, tatanong yan sa inyo, lalo pag magkakadete kayo o kaya mag re-ratings kayo. Huwag nyong kalilimutan yung anchor winch natin, yung mga different parts ng anchor winch. Napakahalaga nyan. Dahil na-experience ko yan dalawang beses. Sa interview ko, dalawa. Sa examination ko, dalawa. Sa cream ship, kuna encounter yan. Sa May Santa Cruz yung agency na yun. Sa cream ship, preliminary interview pa lang, tsaka sa written exam namin, nakadrawing yung mga parts. Nasagutan ko naman. Dahil tinuro sa akin yan ni Maestro, tsaka ni Segundo, nung nagka-DT ako. Ang mga estudyante dyan, mag-aaral kayong mabuti. At kung kulang kayo sa talino, dagdagan nyo sa diskarte. Sipag, tiyaga, at mabuting pakikisama. Yan yung magiging puhunan nyo para maging success kayo. Ingat kayo lagi dyan at mag-aral mabuti. Yung nasa deck works, mag-ingat lagi. Keep safe. Sa manang na navigasyon, ingat din. Sundin natin yung rules of the road dahil mas safety tayo dyan. Hanggang sa susunod na video, ingat lagi. God bless.